about dun sa sinasabi niya na na mga pagkain, administrasyon, na dapat na tayo ay makapag-adjust. Sa amin kasi pag tinanong nyo sa hari ng mga mararanig ng Tagalog, pag sinabi nyo handa na ba tayo para sa sinasabi ng new normal. Pag binag-usapan kasi ang new normal, alam naman natin na kahit kung araw pa na wala pang pandemya, ang buhay namin mga mararanig ay hindi talaga normal na. Di ba? Dagdag pa yung kilit pinapakain sa amin itong sitwasyon kung saan nakikita namin na parang para yatang kami yung ano, sinasabing termino ni Atty. Wastro eh, yung chopping board at sa huli collateral damage. Nakakalungkot po isipin na maganda, maganda yung mga plano na sinasabi para sa komunidad. Pero yan, particular sa mga komunidad na mayroong mga organisadong samahan. Paano naman ang hindi? Paano naman yung wala silang source ng mga informasyon kung ano ba ang marapat at hindi? Paano naman yung mga komunidad na sinasabi na niya? Alam niyo po, mid ng March nang sinabi yan niya, lumabas yung sinasabi nila na enhanced community quarantine. At ang pinakamalinaw sa isip namin mga mararalita na ang prevention na dinida ng gobyerno para maiwasan ang pagkahawa, di ba? Para hindi nang mga strikto, ay sinasabi nila yung sinasabi nilang stay at home. Yan, sinasabi nila, stay at home, mag-wear kayo ng mask, tapos social distancing. Sabi ko maganda sana, pero sa tingin ko applicable yan doon sa mga komunidad na hindi katulad nung sa amin. Kung saan ang bahay sa amin po, eh, 2 metrong di pa, kwadrado. Kung saan, doon sila natutulog, doon sila nagluluto, doon sila kumakain, at madalas, doon pa rin yung palikuran nila. Na binubuo sila ng minimum na 6 kada pamilya. Pag sinabi mo lang social distancing, hindi mo makikita sa kanila yung pagpumasok sila sa loob ng bahay. At mano meron sa loob ng bahay para pumasok sila kung magugutom naman sila. Katulad ko lang sinasabi, di ba? Stay at home. Yung time na lumabas yan, napakahirap sa amin mag-adjust. Paano? Alam naman natin na ang buhay ng mga mararalita ay tinatawag nilang isang kahig, isang tuka. Na kung di ka kakahig ngayon, hindi ka kakain mamaya. Eh ang problema, lahat kami, hinold kami, ginapos kami na huwag kayo lumabas ng bahay. May oras ng paglabas ng bahay, kailangan meron pang quarantine pass. Kung saan yung quarantine pass po, eh meron namang specific na tao na gagamit para lang mamalengke. Eh paano po yung maghahanap buhay? Kung hanggang buhay mo naman gabi, siyempre kung divisoria, mangangalakal ka, ang pagkakataon mo lang gabi, aabutin ka naman ng curfew hour at huhulihin ka nila. Malaki pong epekto to sa aming kabuhayan. Marabang natali kami sa pag-a-adjust na kailangan naman namin tanggapin dahil nga ito nga ang meron ngayon. Kami naman yung naniniwala na sa sinasabing pag-iingat. Pero at saka yung palisiya ang pinalabas. Pero sana dapat applicable para sa lahat. Sa usapin po yan ng hanap buhay, napakahirap. Ngayon do, tignan niyo, sinasabi nila, modified na tayo. Modified na tayo, binalik yung trabaho. Pero lahat po ba kami nakapagtrabaho? Isipin niyo lang, yung isang ordinaryong driver sa amin. Ordinaryong driver na kung saan ganito ang presyo ng gasolina, lalabas siya kalahati ng ang may isasakay niya. Ang masakit dito, hindi na po sila pinalalabas. Dahil may plano ang gobyerno, di ba? Yung mga ini-insist nilang modernization, di ba? Modernization ng mga sasakyan, transportasyon na pinipigilan ng mga transport. Eh, ngayon, wala silang choice. Yan pa akong nakakalungkot na ang problema natin dito ay problemang pangkalusugan. Pero ang lalayo po yata ng solusyon. Ang pinakamalinaw lang na pumasok doon sa usapin pangkalusugan ay yung stay at home at mag-wear kayo ng mask at magkaroon ng social distancing. Pero maliban nito, wala nang sumunod na plano ng gobyerno. Ano nga ba ang plano para ba ma-solusyonan itong problema na to? Yan po ang problema namin pangkabuhayan. Sa ngayon, kahit moderate na tayo, buti pa yung mga negosyanteng mayayaman, nakakapag-negosyo na sila. E paano naman kami maliliit na nagtitinda lamang? O,
Hindi ho kami makapagtinda dahil pinuhuli rin kami ng mga pulis. Di ba? Bakit pag sila pwede, pag kami hindi, huliin kami ng pulis. Yun ang nakakalungkot na ano. Kaya po, papaikutin ko lang to, yung aking ano, hindi ko lang nabanggit kanina. Nakapakat yung aking pagbabahagi ng aking karanasan sa pangkubuhayan, kalusugan, edukasyon. Binanggit ko ni Mang Jing. Pero meron siyang hindi ano, yung amin pa rin paninirahan. Sinasabi ko sa inyo, kami ay collateral damage lamang pag mga ganitong sitwasyon. Yan ang nakakalungkot. At paano ba kami pinugunan ng gobyerno? Just imagine, in-implement ang enhanced community quarantine month of March. Kailan ano dumating yung ayuda? May na po, mid ho ng May. Paano ho kami kakain mga panahon yun? Napakahirap sa amin. Kaya nga sa amin, oh, sugal na ang buhay. Sinasamahan na lang namin panalangin para ingatan yung aming mga sarili. Just imagine, pag kami nagkasakit, sasabihin nila, oh, nag-ano ka, home quarantine ka. Home quarantine ka, pupunta kami, papasok kami sa loob ng bahay namin. Kung saan, nandun yung aming mga anak. Nandun yung aming kasama. Sino ang isasakripisyo natin? Yung nakatira sa loob para makapag-quarantine sa loob yung merong naapektuhan. Lalabas yung nasa loob. Yun pang mahirap. Kaya wala kaming choice. Ang nangyayari, para lang hindi lumabas yung pamilya doon sa loob ng bahay na napakaliit na, ay doon na lang po sa labas na kikira yung nakapektuhan. Pero hindi naman po ganit pa kano. Isang simple lang pong sakit sa baga. Pero ang nakalulungkot sa amin, pag namatay tayo, kukunik nila sa COVID. Nakalagay doon, suspected COVID ano positive. Kaya hindi namin alam kung totoo yung bilang eh. Kasi pati hindi naman apektado. Meron nga ako namatay na tetano eh. COVID pa rin. Kaya dito sa amin, simula ko nang nag-start, ang ECQ na yan, meron na ho kaming pito. Pito hong namatay dito sa amin. Ang nakalulungkot ko ngayon, pag namatay ka, huwag ka hong mamamatay ngayon. Dahil nakapakalungkot ng kamatayan mo, walang maglalamay sa'yo. Diretso living ka. Ang nakalulungkot ko, tatakbo sa barangay, ang barangay magpapalibing. Ang hirap po namin mag-adjust. Unang-una, transportasyon. Paano kami gagalaw? Marami kami gustong sabihin, pero paano namin ipararating? Di ba? O pag-usapan natin edukasyon, sinasabi nila, mag-o-open ang araw yung edukasyon sa August. Tapos, kanina naririnig ko yung blended learning, di ba? Na kailangan gagabayan yung magulang, nung ina. Bibigyan ng module. Ma'am, pa-spell mo doon sa nanay kung ano yung module, di niya alam spelling nun. Hindi naman ganun yung kapasidad namin para unawain yun. Sana naiintindihan nila sa, yung sitwasyon namin. Bibigyan nila kami ng high-tech, may pumindot ng computer. Kanina po nawala ako eh. Kasi po hindi rin ako sanay dito. Pagpipindot ng ganito, bibigyan mo, para bang sinusubo mo yung mga bagay sa amin na hindi namin naiintindihan. Di ba sabi niyo, mahalaga information. Ang nakakalungkot dito, isang channel na lang pinanunod namin, pinasaray pa nila. Wala na kami informasyon. Pagdating sa ayuda, tignan nyo ayuda. Binigyan kami ng ayuda, sinasabi ko sa inyo nung May pa. Pero, ito yung pondo, 200 billion. Ang daming ahensyang nilapagan. May DOLI, may SS, may DNR. Wala nga kami informasyon, nalito kami. Ang sa amin, kung sino mag-aayuda, bibigyan namin, pupuntahan namin. Kaya ngayon po, dahil sa kakulangan ng informasyon ng tao, hindi lang siya nag-claim doon sa SAT. Nakakuha pa siya sa DOLE. Nakakuha pa siya sa SSS kasi wala nga siyang impormasyon na hindi niya alam dahil doon sa ginagawa niya ay makukulong siya. Ito po ang nakalulungkot. Kaya nga sabi ko, pagkatapos na ito, baka nga dumami ang makulong dahil sa kakulangan ng kaalaman. Pero okay lang kami doon. Ang wish lang na wish namin ay nakahanda rin. Baka mo nga, pakikukulungan namin, di nila naihanda. Yun ang nakalulungkot. Kasi po, sugal na rin ang aming buhay. Tignan nyo. Yung aming, bakit ko sinabi dito yung usapin namin ng paninirahan? Kanina, sinasabi ko sa inyo parati na at tingin namin sa aming mga sarili ay collateral damage lang po kami. O bakit kami casualty? Ganito. Iniisip nila na kami ang nagpapasimulok. Nung sinasabi nang kami na naman nasisi ha, sa amin doon lumalaki ang bilang.
Kaya dapat i-decongest, 'di ba? Ang mga mararalit ang komunidad. Ma'am, sa kami dadalhin sa probinsya, i-dismantle kami kahit nung araw pa. May programa na sa dati pang administrasyon, may programa ng balik probinsya. Sinasabi nga ni Atty. Wasco kung hindi na bago yung batas, yung tanong lang, yung pamamaraan lang yung iba nila. Hindi po naging epektibo yung kahit nung araw pa. At i-a-apply nyo sa amin ngayon. Kano sila nakakasiguro na gumagastos ang gobyerno na ang solusyon na ginagamit ay pangmatagalang solusyon? Alam mo sa amin, marami nag-apply balik probinsya raw, pero wala silang planong manatili doon. Pagtapos daw ng COVID, babalik sila at balak lang nilang magbakasyon. Nakakalungkot. Gagastos tayo ng gagastos ang pera. Ang gobyerno, hindi siya natututo sa karanasan, paulit-ulit. May magawa lang siyang implementasyon na hindi naman wala namang kinalaman sa usapin ng kalusugan, yung paglilitas. Di ba? Kaya kami naguguluhan. Hindi namin alam ang bawal, hindi namin alam ang marapat. Kasabi niya, bawal ang akas sa sasakyan, pero pag sila pwede. Bawal ang social gathering, pag sila pwede. Di ba? Nakakalito. Sana ang implementation, kung meron ang batas to, implement sa lahat. Eh kawawa kami, katulad niyo, papasukan na. Inopen nga ang trabaho, wala namang masakyan. O bumili raw kami ng bisikleta. Magkano bisikleta? 8,000 max. Eh sa akin, kukuha ng pambili ng bisikleta. Napakadaling magsalita. Napakadali talagang gumawa ng plano. Pero dapat pinag-aaralan na kung applicable ba doon sa ibaba. Ano naman kami? Patuloy kami nakakaranas ng paglarahok. Yung nilalamon namin, pinipilit namin kainin yung mga bagay na lubag sa kalooban namin na nagpapahirap sa amin. Sana bigyan nila ng pansin ang aming lugar. Tignan nyo, balik probinsya. Ibabalik nila kami sa probinsya. Eh, ang dami kahit nung araw pa. May mga komunidad na may proyektong pabahay sa loob mismo ng kalusuran para hindi decongest natin yung ang kalusuran, di ba? Eh, sana yun na lang ginawa nila. Epektibo pa. Di ba? Ipos natin yung mga people's plan. May pabahay ang mga mararalita. Yun sana ang nakita nila. Ipos nyo. Lagay mo sila sa isang lugar. Ayusin na natin yan. Para hindi naman maraming tao sa komunidad ng mga mararalita. Ang iniisip nila kasi tingin nila sa amin basura. Na kami ay problema. Pag tinapon mo, wala na problema. Pero kung hindi nga po maayos yung programa, sinasabi, narinig ko kayo po ng Angel kanina. Tandaan niyo po, simple lang naman ang dahilan ng tao, ba't sila pumunta dito, di ba? Punta sila sa Maynila. Dapat ibigay ng gobyerno ang dahilan para bumalik sila doon. Kung anong dahilan na meron sila, bakit sila pumunta rito? Bigay ng gobyerno ang dahilan kung bakit sila babalik doon sa pinanggalingan nila. Pero habang tayo, naglulukuhan lang tayo, pabalik-balik lang to. At ang isa pang nakalulungkot, ang hirap ng komunikasyon, ang hirap ng transportasyon. Nung araw, napakadali sa amin mga organisasyon na maglabi, isigaw, sabihin kung ano yung aming mga hinahing. Ito pa ang nakakatakot ngayon. Kanino kami lalapit para magsalita, sabihin namin kung ano yung nararanasan namin, kung ano yung nararamdaman natin. Eh, meron pa tayong lumalabas ngayon na batas, di ba? Yung anti-terrorist bill. Ang nakakatakot dito, pag nagsalita ka ng hinahing mo, nagsalita ka sa gobyerno, sabihin nila, nagsasalita ka ng labag sa gobyerno. Baka mapagbintangan ka pa, terorista. Di ba nakakatakot? Kasi yun lang naman tayo, mga marami tayo, pahatid sa gobyerno yung ating sentimiento. Di ba? Lalabas tayo sa kalsado, magdadala tayo na. Pero kung hindi nga nila, titignan nilang gano'n na, kalaban yun ng gobyerno, mga nagre-reklamo. Para nila tayong Kami po sa amin, sa anay ng mga maramalit ng Tagalansod. Maraming pangyayari na sinasabi nila ganong ganito, pero hindi po yun. Isa pa ang aming kinatatakot. Meron po kaming pakiramdam na para bang itong pandemya na to ay ginagamit ng gobyerno para maisakatuparan yung kanyang agenda. Yung binasa ko nga lang yung balik probinsya, pagpapalakas daw ng mga nalawigan. Diba? Diba programa niyo yung pagpapalakas? Sapa po tayo. Diba? Yun ang ko, nasasamantala yung pandemya para maipus ng gobyerno nito yung kanilang agenda. Wala na. Parang silent marshal na rin tayo.
Sabi nga, di ba?